Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay ating matutunghayan ang huling bahagi ng ating kwentong pinamagatang Bilyonaryo, Pakakasalan ng Kaaway. Henry. Henry, nasan ka ba? I scream. Nakarinig ako ng kalampag sa itaas. Habang ako'y nasa ibaba ng hagdan, nakakapit ako sa railings. Habang sapo ang ibaba ng tiyan ko. Water scattered on the tiled floor. What the? Gulong-gulo ang buhok habang walang damit pang itaas na tumakbo si Henry pababa. I glared at him when I saw the confusion in his face. Tila wala pa ito sa sarili at lumilipad ang isip sa kung saan. Aray! Ano pa bang ginagawa mo? Bakit? Anong... He's panicking. Napatingin siya sa baba at agad na namutla. I badly wanted to laugh, but I stopped myself. Ah, ano? Tutunganga ka lang ba dyan? Dalhin mo na ako sa ospital o hindi? Let's go. Nauna pa siya sa akin kaya napamura ako. Hoy, nauna ka pa. Buhatin mo ako. Mukha namang natauhan siya at napabalik. Gustong gusto ko na talagang tumawa kasi wala pa rin siyang damit. Kabiyak na chinelas lang ang suot, tapos naka-boxer lang. He was about to carry me when I slapped him. Gago, dadalhin mo ko ng walang gamit na dala? Saka tingnan mo yung itsura mo. Sure ka pupunta ka ng ospital ng ganyan? Gusto mo bang patipatay sa morgue bumangon? Napakamot siya sa ulo at muli na namang napamura nang ma-realize na wala na nga siyang damit. Wait on me, okay? Kaya mo ba bang magtiis? I can really bring you to the hospital if you want. Kahit hubot-hubad pa ako, Diana. If it's painful, mas uunahin ko kayo sa sarili ko. Ang natatawa kong sarili ay unti-unting kumalma nang natouch sa sinabi niya. When I'm not giving a response, ibinaba niya ako saglit at nagmamadaling umakyat. Napangurus ako at pinagpawisan. Hindi ka pa naman kasi ako manganganak. Totoong kabuwanan ko na pero hindi pa ako nakakaramdam. It was just a prank. I was just trying to see if he's ready. Training na rin niya. It's been months since Shane passed away and he decided to keep me and Jara in his house. Pareho naming iniwan ang mga bahay namin. Ang dahilan niya, so he could look after me, after us, dahil buntis ako at hindi pwedeng wala kaming ibang kasama sa bahay. Maya-maya ay nakita ko na siyang nakaayos. Bit-bit na rin ang bag na naglalaman ng mga gamit. I was playing with my fingers, kinakabahan kung paano magpapaliwanag sa kanya. Bukas pa ang ilang botones niya at ang iba'y sa mali pa nakasuot. Mukhang nagbabadali talaga to. Are you okay? Sorry, medyo natagalan. Namumutla pa rin ang sabi niya and was about to carry me when I chuckled. Kaagad siyang napahinto at kunot noong napatingin sa akin. Confused. Ang mahinang tawa ay unti-unting lumakas. Pakiramdam ko pulang-pula na ako samantalang siya. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit namumula ang mukha niya. Is it anger? Embarrassment? I don't know, and deep inside me, natatakot ako. Baka magalit siya. Sorry, it's a prank. His lips parted. His confused stares shifted to amused ones as he murmured a curse before brushing his hair. God, Diana, you made me worried. You know that? I almost had a heart attack. I panicked. At tumang-tuwa ka pa ha? Paninermo niya. I tried to stop myself from laughing pero kung kailan ko pinipigilan mas lalo na gusto kong matawa. I'm sorry, I was just trying to see if you're ready. Sinilip ko ang mukha niya at tinaasan ito ng kilay. Whatever. Tamo ang taray. Tinalikuran niya ako at nagsimula ng umakyat. Mahina pa akong tumawa bago sumunod. I followed him until he was inside his room. And then he started to ignore me. The hell? Hoy, sorry na. Hindi niya ako pinansin. He took his laptop and started to do his work. Sumilip naman ako mula sa laptop niya. Ngunit hindi niya naman ako tinatapunan ng tingin. I started to make some movements para magpapansin, shifting from one seat to another. Pero hindi niya talaga ako kinikibo. Tumabi pa ako sa kanya.
I even waved my hand inside his face pero tinapik naman niya iyon. I pouted my lips and played with my fingers. Naiiyak na ako. Hours passed. Hindi niya na talaga ako kinakausap o pinapansin. I was like a dog following him wherever he go. Kulang na lang pati sa bathroom. Wala pa naman si Jara at Ashley ngayon. Kasama na naman ni Kiara. Kaya wala akong kakampi. Eh kasi naman, kasalanan ko rin. Pababa na siya nang humabol ako. I was trying to reach him pero mas mabilis siya. Henry, sorry na. Pansinin mo na ako please. It's almost evening. I chased trying to reach his shirt pero dahil nakahakbang na ulit siya, namali ako ng tapak. I gasped. Nakaramdam ako ng takot at kaba. Napatali ako kasabay ng pagharap ni Henry sa direksyon ko and he gripped on my lower back and my ass. Binuhat niya ako. Mabuti na lang malakas siya at nagawa niyang i-balance ang sarili. We were both panting a little. Pareho rin kaming namumutla sa takot at kabang nararamdaman. That was close, he said with his shaky voice. Nang mahingawan ay unti-unting namasa ang mata ko until set of tears fell on my cheek. Eh, ikaw kasi, hindi mo ko pinapansin kanina pa. I cried. I know it's too inappropriate on my part but I can't help it. Nagtatampo ako sa kanya at humahalo na rin ang takot na nararamdaman. Marahan niya akong binaba at niyakap. I gripped his shirt and cried on his chest. Tahan na, sorry na, in a hoarse voice, almost husky. He kept on comforting me. Umiyak pa rin ako habang patuloy niya akong kinakalma. He was caressing my back while his other hand busy on stroking the strands of my hair. Unti-unti tumigil na rin ako sa pag-iyak at naging kalmado. We stayed in that position for I don't know how long until he slowly withdrew from hugging me and cupped my face. He dried my tears and smiled at me before giving me a kiss on my forehead. I'm sorry na ha. Tinakot mo kasi ako. Kanina pero sorry na. I shouldn't have ignored you. Unti-unti akong tumango habang nakanguso. He chuckled and pulled me in another hug. Unlike kanina, kalmado na kaming pareho. At habang yakap ko siya, parang gusto ko, ganun na lang kami habang buhay. After that, Henry decided to cook dinner for us. Pauwi na rin ang mga anak namin. Dahil lang message na si Kiara that they are on their way. I was busy watching Henry that time. And somehow I just felt something feeling some empty space inside me. Days passed. Until it's really my time. Hindi tulad ng nauna mas prepared na si Henry. I gave birth to a healthy baby boy. At halos hindi na ito tigilan ni Henry after iabot ng nurse sa amin. What are you going to name him? He was carrying the baby on his arms. Tutok na tutok ang mga mata niya rito na halos hindi niya na ako tingnan. Ikaw, ano sa tingin mo? Namilog ang mata niyang nakatingin sa akin. You want me to name him? I nod my head. Mukha kasing mas masaya at excited na excited siya. Tyrone. He muttered. I want Tyrone for him. Tyrone Dale. Is that okay? Sumuliyap ulit siya sa akin at halos mamangha ako sa pagkislap ng mga mata niya. I second the motion. I said in a lower voice. Gusto ko pang ipinangalan niya. I don't know if sinasadya niyang isunod ang initial dito kay Trev. Pero para sa akin, maganda ang pangalan na binigay niya. Dumating din sila, Jara at Ashley na magkasundong magkasundo. Halos pag-away nilang tatlo kasama si Henry kung sinong kakarga kay baby Tyrone. Watching them right now, I felt the contentment. Pakaramdam ko iba yon, ibang iba yon, iba noon sa ngayon. The days passed, even weeks, months and years. Our relationship remained unlabeled. Sa loob ng 2 taon na nagkakasama kami sa isang bahay, mas naging close kaming lahat. Pero hindi naging malinaw kung ano ba ang mayroon sa amin ni Henry. Seems like we already forgot it. Mas focus kami sa mga anak namin. Kung sa akin na ayos lang naman na ganoon kami. We shared the same house, watching our daughters and son growing up. Mommy, Daddy, smile! Jara focused her camera lens on us. Kasalukuyan kaming nakaupo sa likod ng sasakyan ni Henry. Nakabukas ang car trunk nito at naglatag siya roon. He was carrying Tyrone in his arms as we smiled on Jara's camera. Ngiti-ngiti naman si Ashley habang nagkakatinginan. Nasa boulevard kami kung saan tanaw-tanaw ang dagat. Habang may tumutugtog na malamyos na music mula sa malapit na seafood restaurant. The sun is already setting.
the deep yellow. Hues were drowned out and mixed with the sea's blues. The sunset was the most beautiful we'd ever seen, with pink and gold clouds edging the sky. It gives me a comforting, warm, and peaceful feeling. Do you remember our last date? I heard Henry's voice. Tulad ko'y titig na titig din siya sa papalubog na araw. Si Jara at Ashley naman ay abala sa pagguhan ng mga litrato, habang ang munsong si Tyrone ay tulog na tulog. Oo, that was the best date we'd ever had. Bago ako umalis, that was actually your goodbye date. Ngumiti ako. It's too calm and serene. Yeah, and I gave you a shell after that. Hindi ko inaasahan na darating ang panahon na magkakasama ulit tayong manood sa araw. It was so weird to think we watched the sunrise together only to part ways. After and then now, we are watching sunset. I didn't finish the last word. To start anew? Digtong niya kaya napasuyep ako sa kanya at nagtama ang tingin naming dalawa. It's too old to say but, just like what everyone knew, sunset doesn't always mean the end. Sometimes it means a new hope, a new beginning. What is it trying to imply? Naramdaman ko ang mainit na kamay na humawak sa kamay ko. Hindi ko iyon inalis, instead I hold it back. We're too old for this, but I want to say something, he said, na natili kami nakatitig sa isa't isa. Diana, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Until now, you're still here. I can't believe it's possible. Hindi ko dating pinaniniwalaan na posibleng mahalin mo pa rin ang isang tao, kahit maraming taon na ang lumipas na hindi mo siya nakasama. Nasa dami nang nangyari, nagkaroon tayo ng sarili-sariling pamilya. Pero in the end, nahanap ko pa rin ang sarili ko, ang pagmamahal ko para sa'yo. His eyes glistened. I want you to know, I am already free. I am free to love you. I am free to spend a lifetime with you. Let's start again. Let's marry again. Be my wife again, Diana. I cried. Pinalis niya ang luha ko. Dahilan para magbitiw kami. Before that, I want to tell you something. I can't hide it anymore and I think you deserve to know. What is it? Jara, anak natin siya. Bahagyan ng laki ang mata niya bago unti-unting naluha. You mean, but how? It was a long story. But Trev has something to do with it. Kailan ko lang din nalaman and it was from Trev's recorded confession. Inamin niya sa akin na totoong anak natin si Jara. Unconsciously, his eyes drifted on Ashley and Jara who were waving their hands on us. We will marry each other again, he said with a finality in his voice before looking at me again. Do you still love me? He asked and I stared at him instead of answering. Image of Trev flashed in my mind before I could say anything. I shifted my eyes and chose not to answer. Mabuti na lang tumakbo palapit sa amin ang dalawa at ginulo kami. Hindi na rin namin inopen ulit ni Henry ang tungkol sa tanong niya. After namin manggaling doon, ay nag-take out lang kami ng dinner bago umuwi. We became distant after that day. Hindi ko siya kinakausap at alam kong ramdam niya yon, kaya maging siya ay umiiwas din. It happened frequently. Bakit naman? I vowed to love only Trev. Oo, nangako ka. Pero ano ba talaga ang nararamdaman mo? Mahal mo pa ba? Pero kasi si Trev. Oh, shut up, Diana. Kuya is already gone. Dalawang taon na siyang wala. Ang laki na nga ni Tyrone eh. Don't you think it's time for you to marry again? Ganito lang naman yan. Si Henry andyan pa. Si Trev wala na. Hindi mo naman kailangan mamili sa kanilang dalawa. Piliin mo kung sino andyan. Magpakatotoo ka sa nararamdaman mo. And don't worry about Kuya. Because I know this is what he wanted to. Sinasaktan mo lang si Henry. Umaamin na yung tao sa'yo pero pinaparamdam mo na nakikipagkompetensya pa rin siya kay Trev. And it makes sense. Bakit ba kailangan kong pahirapan ang sarili ko? I feel sorry for Henry. Natakot lang ako na baka kapag bumalik ako kay Henry ay mabaliwala ako ang pagpapakasal ko kay Trev. But Kara is right. Umuwi ako that time na wala sa sarili. I saw Henry talking to Tyrone, who's playing with the toys that Henry bought. Maya-maya ay lumapit ako at marahang yumakap kay Henry, completely resting my face on his warm back. Alam kong nagulat siya at natigilan bago bahagya ako nilingon. Henry, why? I love you. 3 words, pero puno yun ang nararamdaman ko. Mahal ko siya. Sa loob ng ilang taon na natili siya sa tabi namin, minahal ko ulit siya. At handa na ulit ako. Handa na ako magpatuloy, with him and our children.
I love you more. Hinarap niya ako at marahang inaplos ang aking mukha. We smiled at each other before he captured my lips and shared passionate kisses with me. Love is constant. It thrives on growth. It thrives on movement and progress. It is present in every tumultuous situation we face, in every exhausting moment of our lives. Noong mga panahon na binigyan ako ng pagkakataon na pumili kung babalikan si Henry, I choose not to. Now I realize why. Yes, love is a feeling, a judgment, and a promise. But at the end of the day, love is simply just another decision to make. It is not a choice to fall in love. It is a choice to stay in love. It all depends on us. There is no deadline for finding our lost love. Minsan marami muna tayong kailangang pagdaanan, puntahan, bago natin iyon makamit. May mauuna, may maiiwan, may hindi agad makakasulong. Full of ups and downs. It's a roller coaster ride. A mystery. We can predict what will happen next. Just like how life is unpredictable. Whatever we strive for in life, we will undoubtedly encounter ups and downs. Just like any other relationships, there is no clear and straight path to a happy ending. We must all pass through all the life stages before we can find peace. All of life's twists and turns come before true love. But when you accept life wholeheartedly, you always find a way for yourself. Our story started in its dark side. I always loved being in the dark because I felt more safe. But when I met Henry, I started to fear it. It's the darkness himself. He inflicts pain inside me. But how is it possible to hate and love someone at the same time? But I did, and that's how I knew it was love. We have hurt each other. We squandered time and tears. But this is where life led us. Henry's rot is long over. It is long gone. Napatawad ko na siya. At napatawad na rin niya ang sarili niya. He's a changed person now at araw-araw niya yung pinapatunayan. He was different from before and I could say that he's worthy of this chance. A chance to be finally happy. Yung sayang, hindi pa nandalian lang. And as I grab the chance to start a new beginning with him, it is something I think we really deserve. Henry's nightmare, my mouth hung up in horror when I successfully opened the door and walked in. And the first thing I saw was my wife, nearly stabbing herself, right in her heart. I was stunned for a second, horrified. My heart was pounding loud in chest as I fear rocked my body. Pakiramdam ko may unti-unting gumuguho sa loob ko, kasabay ng pamamanhid ng buong katawan ko. No, I guess the feeling I have right now passed the point of fear. Unconsciously, my feet moved as if they were their own lives and mind. Ang lakad ay nahahaloan ng takbo at mabilis ko siyang niyakap. My body shattered. Natulala ako sa kawalan as I forcedly took the knife away from her. I can't explain the fear I am feeling right now. Akala ko buong buhay ko ang nakaraan ko ang pinakatatakot na nasaksihan ko. Ang namatay ang dalawang buhay na pinakamamahal ko. But now, even my own death can't beat how scared I am to see my wife. Diana died before my eyes. Para akong mawawala sa katinuan ng mga oras na yon. I cannot afford to lose her. I cannot afford to prepare another funeral to hold another bouquet of white flowers for a dead wife. Dahil alam ko kapag nangyari yon, I will follow her. Hearing her cries and now, how tired she is, how fed up she is with the pain, everyone around her causes her double the pain I am feeling inside my heart. I was silently cursing myself for doing this to her. I am blaming myself for why she's suffering right now. I was the bad guy. I had become the person I loved. Wala na rin akong pinagkaiba sa mga pumatay kay Amber. As I saw a glimpse of myself in the mirror a while ago, pansamantala kong hindi nakilala ang sarili ko. It wasn't me anymore. It wasn't the Henry I could be proud of. I couldn't be proud of myself right now for what I had become. As I started thinking about the old Henry, I wish I was, so I didn't hurt the greatest woman I had never met. If that's the only way to give you what you want, I am willing to take my own life. Pagod na rin ako, Henry. Pagod na akong pagbayaran lahat. Pagod na akong mahalin ka. Pagod na ako sa kulungang ginawa mo sa akin. It hurt me to see her on the knees crying so hard in front of me. So I knelt too and hugged her.
As we cried so hard, it hurts. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yon. Pero ito yung klase ng sakit na mararamdaman mo sa buong katawan mo. Tuliro akong umiling-iling. Isipin mo palang ulit na mawawala siya sa akin at hindi ko kakayanin. No. No. You can't do that. You can't leave me. Hindi ka pwedeng mawala. Don't do that again. I can't afford to lose another one. Nababasag ang boses ko habang mahigpit pa rin ang yakap sa kanya. Hanggang sa mawalan siya ng malay. I carried her until we reached the bed. Marahan ko siyang hiniga at binalot ng kumot. I can still feel my body shudder. Hindi pa rin nawawala ang takot na nararamdaman ko kanina and I think that fear will never leave. Mananatili yon like a scar from a deep wound. I caress her face and fix her hair. I even took wipes to wipe her tears. Sunod kong ginawa ay kumuha ng emergency kit to mend her wounds right on her chest. May kumawala pang luha sa mata ko habang ginagawa yon. I also changed her clothes at ilang oras pa siyang pinagmasdan habang natutulog until I decided to leave. I placed a soft kiss on her forehead before I packed some things from the closet and put them in my luggage bag. I have a one-week meeting and conference sa iba't ibang lugar. It's also my chance to give her rest from seeing me. Our break from this tiring situation I've caused her. Baka sa pagbalik ko magkaroon ako ng lakas to finally set her free. Because I'd rather let her go than to see her die. It was traumatizing to see someone I love die in front of me. Masisira na ako ng ulo. I called Les para bantayan si Diana habang wala ako. Habang si Jack ang naatasan kong tulungan si Zian na mag-supervise ng company. They are the ones I could trust. I am not planning to bring Jack. Mas gusto kong umalis mag-isa. I was in my car when I received a call from my wife. Hindi ko yun sinagot kahit na gustong gusto ko. I just felt so bad. I don't know how to talk to her. After everything I caused, nagpadala lamang ako ng message sa kanya to inform her na mawawala ako for 1 week. Amara tried to reach out to me, pero hindi ko siya pinansin. I blocked her from my contacts, completely cutting off all my connections to her. Wala na akong pakialam kung ano gusto niyang gawin sa akin. The first 4 days of my meetings and conferences that I attended were fine. Kapag pahinga naman ay mas pinipili kong magstay sa hotel at mag-isip-isip. Nilulunod ang sarili sa mga bagay na maaaring mangyari. Sa mga balak gawin pagbalik ko, isa lang naman ang envelope na hawak-hawak ko. Dumating ito kanina. The divorce papers are already processed. Pinirmahan ko na rin iyon. I sipped on my wine before placing the envelope on the coffee table as I watched how the sun went down. I was thinking if it was the best thing to do, that I'll probably hurt her. Pero mas masasaktan lamang siya kapag nanatili siya sa tabi ko. She has to be free, and I'm giving her back the freedom I stole away from her. She deserves someone better, and that's not me. I have to fix myself. I have to go back to the Henry I was once. Yung Henry na karapat dapat mahalin. Hindi yung Henry na gago. Hindi yung Henry na masama. Matapos na magpahinga roon ay tumayo na ako para mag-asikaso. May dadaluhan akong ball ngayon galing sa isa kong kasama sa conference. Is a known businessman, kaya hindi ako makatanggi. I'm wearing a three-piece suit and I'm off to go. Mr. Martin, kita ko ang ngiti ni Mr. Lon na makalapit sa akin. Nakipagtoast ako sa kanya as I welcome him. Isa siya sa mga business partners ko and we met here. Good thing you came, Mr. Lon. These people here are intimidating. He laughed. Why would you? You're more intimidating than them. Inakbayan niya ako as we walked towards the nearest bar counter. We talk a lot about businesses and plans for the future projects we will build. Hanggang sa may tumawag sa kanya at naiwan ako roong pinanood ng mga bisita. The ball was held in a high-class hotel gathering hall. Wala akong hilig sa ganito at alak lang talaga ang pinunta ko. Ngunit na makita ang oras ay nagpa siya na rin akong umalis dahil may imimit pa ako bukas. Mr. Martin, a waiter approached me. Paalis na sana ako ngunit nahinto ako dahil sa kanya. Yes? Someone wants to give you this. He's holding a shot. Kinuha ko naman yon and look around. My eyes squinted to a familiar man looking at me with a smile on his face. Tinaas niya ako ng konti ng hawak niyang champagne. Kaya ganun lang din ang ginawa ko at ininom na lang ang binigay niya to show courtesy. After that, I head out of the place. I was about to rent a cab when I felt something was off. I stopped. Mabilis kong inalog ang ulo ko dahil pakiramdam ko'y nahihilo ako. My eyes are feeling sleepy and my vision has become hazy. Damn,
Sa pagkakatanda ko ay konti lang ang nainom ko. Kaya bakit parang nalasing ako? Sir, are you okay? Someone approached me but I didn't have the strength to acknowledge him. Until I suddenly felt myself falling as my mind finally collapsed. I squeezed my eyes shut as I groaned. I feel like my body is being bitten with extreme pain. I stretched a little as I opened my eyes only to see an unfamiliar room. I adjusted to sitting and despite the headache, my gaze wandered the rest of the room. My lips parted as my eyes widened a little when I saw dead bodies scattered around me. There were knives and guns at my feet, and when I looked at the suit I was wearing, I was just so shocked to see that it was full of stains. Even my hand was covered in blood. Ano nangyari? Why am I here? And who are these people? I badly want to ruffle my hair but my hands were messy. I was so clueless, confused, and I felt horror. What the hell is this? Hindi pa man ako nakakilos, ibumukas na ang pinto and I was stunned on my place. The number of cops approached me. One of them handcuffed me. I don't have any choice but to go with them. Every painful pass is over. Tapos na ang lahat. Ngayon, masaya kong hinaharap ang buhay. May pamilya. Ang buhay kasama ang mga anak ko at ang buhay kasama si Diana. Marami akong pagkakamaling desisyon na nagawa sa buhay. At isa lang ang tama. Yun ay ang mahalin ang babaeng nakatadhana para sa akin. Napakagandang kwento ang ating natunghayan. Magkakahalong emosyon ang naidulot nito sa bawat isa na tagapakinig. Naway nagdulot ito ng inspirasyon at motibasyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat sa pagsuporta at asahan po namin ang inyong suporta sa mga paparating pa naming kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.